ikay lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas, na tumingin at luminghap sa mga giliw niyang anak. Hosan, Jose, Hosan, Jose, dakilang esposo ni Maria. Hosan, Jose, Hosan, Jose, ikay lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas, na tumingin at luminghap sa mga giliw niyang anak. Hosan, Jose, Hosan, Jose, dakilang esposo ni Maria. Hosan, Jose, Hosan, Jose, ikay lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Dahil ngayon ay taon ni San Jose, meron po tayong debosyong siyam na mga unang Miyerkules. At ang intention nito para sa ating kamatayan. Ng ating kamatayan ay preparado. Ng ating kamatayan ay mapayapa. Tutulungan tayo ni San Jose para sa dulo ng ating buhay tayo po'y handa, mapayapa sa ating mga kaugnayan sa mga mahal sa buhay at handa tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ngayon din, tinatawagan din nating sa Miyerkules ang ina ng laging saklolo, si Papa Francisco, ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa pangangalaga ng sanlilikha. Pangangalaga ng sanlilikha. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw. Kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos
at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos Ama na ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang ating pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang nakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa Diyos ng pag-ibig na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipihahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dugo ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyena ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis na si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at ang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral sila sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayong Miyerkules ng Ina ng Laging Saklolo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Meron po tayong espesyal na pagdiriwang sapagkat ngayon ay at kung tutuparin natin ang ating panata, siyam na unang Miyerkules, hihilingin natin kay San Jose ang isang mapayapang kamatayan para sa atin at sa mga mahal sa buhay natin. Bihira kasi ayaw natin isipin, hindi natin pinaplano, basta nabubuhay tayo na hindi natin alam kung ano magiging wakas o konklusyon. Mabuti na ang dulo ay ang kamatayan, hindi katapusan, kung hindi isang yugto para makapasok tayo sa kaginhawaan at pagyakap ng Panginoon. Ito po ang nakakalimutan natin. Yung siyam na unang Biyernes na popular dito sa ating simbahan, pangako sa ng sagradong puso ni Jesus, ang pangako ay kung makumpleto natin ay bibigyan tayo ng pag-asa upang hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Sa debosyon naman, sa limang sunod-sunod na unang Sabado, pangako naman ng ating mahal na Biring Maria na sa mga deboto, hindi tayo magtatagal sa purgatorio. Sa pagsunod na unang Biyernes ay may susundo sa atin mahal na Birhing Maria para hindi gaano tayo magtagal sa paghihirap sa purgatorio. Yun ay kay Jesus, yun ay kay Maria, kay San Jose naman, mapayapang kamatayan. Sa Ingles, happy death, sapagkat maraming namamatay ngayon. Nasasagasaan, nababangga, may mga aksidente, trahedya na hindi ka handa. Bigla na lang, patay ka na. Mabuti na kung nakapaghanda tayo, nasa grasya tayo ng Diyos,
Mapayapa tayo nagpaalam sa ating mga mahal sa buhay at pipikit ka na lang. Di ka na lang didilat. Ayun. At ang huling mamumutawi sa iyong labi ay panalangin at pagpuri sa Panginoon. Sa ating unang pagbasa, ito po'y simula ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sinasabi sa atin si San Pablo, binibigyan niya ng apirmasyon, ng lakas na loob itong komunidad sa Kolosas sapagkat sila'y sumasampalataya na nanalig at malalim ang kanilang pagkakawang gawa at pag-ibig sa isa't isa. Sabi ni San Pablo, ipagpatuloy ninyong magandang sinimula ninyo. Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Lucas, ano ba yung araw ni Jesus? Naku, napakasipag po si Jesus. Pinagaling niya ang biyenan ni San Pedro. At ang biyenan naman, pagkatapos mapagaling, nanilbihan kagad kay Jesus. Pagkatapos naman, lahat ng mga may sakit sa bayan, pinatong ni Jesus ang kanyang kamay, pinagaling ang lahat. Magdamag yan, mahabang pila, nakakapagod. Siya'y nagdadasal, pinapatong niya yung kamay, halos hindi matapos yung pila. Mahabang mahaba yan, ang pila niyan. Hanggang gabi, kinabukasan, sabi ng mga tao, dito muna kayong manatili, huwag muna kayong umalis. Sabi ni Jesus, kailangan pa tayong pumunta ng ibang bayan upang sa mga lugar na pupuntaan ko, mapahayag, maideklara ang paghahari ng Diyos. Ipahayag ang mabuting balita. Kaya si Jesus ay talagang punong-puno ang kanyang araw. Busy ang kanyang schedule. Hiling din ang ating Santo Papa na ni San Francisco de Assis, ipagdasal natin ang ating daigdig upang bigyan din ang pangangalaga ng sanilikha ng kanyang kinapal ang mundong ipinagkaloob niya sa atin. Isaisip natin ito. Muli, tayo po'y umaasa kay San Jose. Alagaan ang ating mga pamilya, ang kaugnayan natin sa isa't isa upang sa loob ng pamilya ay ating relasyon sa isa't isa ay matiwasay, nag-uunawan tayo, nagbibigayan tayo, umiira lang pagmamahal, pagpapatawad, imbis na away, tampo, galit. Alam na natin yan, di ba? Mahirap yung tahanan na mabigat ang damdamin. Alam po niya din yun. Hilingin natin kay San Jose, kay Maria at kay Jesus na ang ating kaugnayan sa loob ng bahay ay magandang magaan. At kung matutulog tayo ay mahimbing. At bukod sa magandang kaugnayan sa loob ng bahay ay pera. Lalong-lalo na sa panahong ito. Si San Jose tutulong kasi may mga pangangailangan tayo. Kailangan kumain. Kailangan bayaran ang mga dapat bayaran. Diba? Alam na natin yan. Minsan kinakapos at kulang. Tutulungan tayo ni San Jose upang ang pinaka-importanting pangangailangan sa loob ng bahay ay makahanap tayo ng paraan upang disenteng pamumuhay ang maibigay natin sa ating mahal sa buhay. Tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa paghihilom, pagpapagaling niya sa atin at matularan niya natin ang kasipagan ng Panginoong Jesucristo. Minamahal kong mga kapatid,
katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit at sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong kuspos ng paghihirap, pagkalumbay at pangangailangan na mapagpapagaling sa na pagmamahal. Tugon po natin, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaita ng pagkain, damit o kalayaan, naway suguin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hiniling namin sa ngala ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagkahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Pagkahanda ng alay ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pagkikinhabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming gaganap na paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin tuwangan ng pithaya
ni San Jose ang anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkalo mo ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal. Si San Jose'ng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banhal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinaragila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya.
Kawan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagha kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maiyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan. Pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod na may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-malang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing sa tulong po ninyo
ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyo pong panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin ng pagbabasbas sa mga tinapay ni San Jose. Ama namin nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin para sa kaloob na tinapay, bunga ng lupa, gawa ng mga kamay ng tao at pinagmulan ng aming pang-araw-araw na kalakasan. Pagpalain ang mga tinapay na ito bilang parangal kay San Jose. Turuan mo kami ibahagi ang lahat ng iyong mga handog sa mga dukha, mga pinabayaan at ang nagugutom. Ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, ang aming tagapagligtas sa pagkakaisa sa banal na Espiritu, iisang Diyos magpakailanman. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon to, naway maalala nila mga pangako ng sabinyag na ikaw na ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng pong Senyor. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.